dito na po tayo sa pagrarap ng hipon natin. So, ayan, ito yung ating wrapper. Ang gamit ko na wrapper pala is, kasi dalawang klase yung wrapper. Mayroon siyang thick, at saka mayroon siyang thin. So, ang gamit ko po is ito. Yung pinakamanipis para pag finry mo siya is crunching, crunchy. Tsaka ito, matagal siyang tawag dito. Lumambot pag i-finry mo siya sa machine talaga na defry, hindi yung frying pan lang or something mga like that. So, ako kasi ang ginagamit ko is yung electric na frying pan. Yung katulad ng mga si Jollibee or something like that. So, ito po siya. Ngayon, ilalagay natin siya dito para hindi siya madaling mag-igas. So, ito na siya guys. Inisa-isa ko na siya, diba? Ang gagawin lang po natin is, syempre, hatiin natin itong ating wrapper sa dalawang portion. Okay? So, yung iba ilalagay muna natin dito. Para mas mabilis, kung mayroon kayong, tawag dito, eh, knife. Teka, kukuluhan ako ng knife kasi ang nasa akin lang is yung, ayan. Nasa akin lang is yung scissor ko. So, ang gagawin po natin, hatiin lang po siya natin sa ganito. Parang, ano tawag dito, eh? Triangle. Yeah. Yan, yan. Hatiin natin siya dito. Yeah. So, ayun na siya. Para mabilis sa'yo. Oops. Ayaw pa. Ala? So, ayun na siya. So, ito na siya. Ayun. So, ilalagay muna natin yung tago muna natin para hindi siya humigas. Guys. Mas maganda kasi pag bago yung wrapper nyo. Kasi fresh na fresh siya. Pag may towel po kayo para hindi siya madaling tumigas, basain nyo po siya. Tsaka ilalagay po ninyo sa inyong oops, wrapper. Ito gamit ko is paper towel. So okay lang din naman ito para. So ayun na siya. So ngayon, ginawa tayo ng wrap. So, ito guys, ang gamit ko lang para dumikit is yung tubig. Pwede kayong gumamit ng white egg, pwede kayong gumamit ng cornstarch. So, ako kasi yun lang. So, ang pag-wrap natin is ganito. Ayan. So, ito siya guys. Irarap natin ng ganito, di ba? Ayun. Then, i-roll mo lang yun siya ng hanggang dito. Ayan. 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 Tapos, i-fold mo lang siya. Ayun. Tapos, ang gagawin mo na is ito. Basain mo siya ng tubig. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, ilagay natin siya dito. Sa pa guys. Turo pa sa inyo. Sa paha, dito tayo maglalagay. Harap. Ayan. Ganito siya. Fold, 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 fold. And then, fold din again dito. And then, ayan siya. Ayan. Ayan, fold, fold, fold. Lagay ng tubig. Ayan. Ayan siya. Ayan lang siya guys. Mabilis lang naman. Isa pa. Isa pa. Ito guys. Flattened here. Pag na-flat mo na siya dito, i-wrap mo siya ng ganito. Fold. Yun. At saka fold mo ulit dito. Sorry. Parang maganda siya. Tingnan. Ayun. Ayun siya. Actually, yung mga friend ko nga, hindi sila naniniwala paano gagawin yung shrimp rolls. Ako lang ang nakagagawa nito. Sarot. So, one more. Ayan. Ayan. Siya. Fold dito. Higpit dito. Ayan. Para maganda tingnan yung wrapper niyo. So, ayan na siya, guys. See? Mabilis lang. Ayan na yun. Ayan na siya. Ayan. So,
Ayan na siya. Yan lang. Ganyan na siya kabilis. So, ang pagprito nyo is kailangan masyadong mainit yung mantika nyo bago nyo siya ilagay. Kasi kung hindi mainit yung mantika nyo, maaaring bumuka po siya. Tsaka hindi paganda talaga tingnan. Pero ito kasing order ko is sila na magluluto. Kumbaga, bahala na sila. Basta fresh lang. Ilalagay ko lang siya sa box later. And then, sila na magfa-fry anytime. Kaya na nila yun. So, yun lang guys. Thank you. So, kung nagustuhan nyo po yung aking video, pwede nyo po siyang i-like at saka comment. Siyempre, mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. So, yun lang guys. Thank you for watching.